Yun o! What's up sa inyo mga katropa and welcome back sa ating bagong UGV ngayong araw na ito. Pero bago tayo mag-intro, gusto ko lang sana sabihin sa mga taong walang magandang sasabihin. Mas maganda ba? Manood na lang kayo, no? Kasi pandagdag din ang views ko yan. Okay? So let's go! No, kumusta kayo dyan, mga katropa, okay? So, ito ngayon, biyahe ako ng Divisoria. Divisoria eh, no? Anyway, yung araw na ito, may mga naalala ako. Ano nyo yan, nangyari na ba sa inyo yung tipong matatanda at college na kayo, no? Parang feeling nyo, alam nyo na lahat ng bagay sa mundo. And then, you want to do something on your own. Parang kaya ko na. So, ginawa nyo, syempre, magulang mo, sinasabi sa'yo, wag mong gawin yan, anak. Pero syempre, ayaw natin ng nakokontrol. Diba? So, may mga naglayas na ba sa inyo, ha, mga viewers? Okay. So, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, ano, yung mga pagkakataon na ganyan, yung layas-layas na yun. Naalala nyo ba yung ano? Yung kwento ng Parable of the Lost Son. It's on Luke chapter 15 verse 11 to 32 ata yun. Ang sabi dyan sa story na yan, meron daw isang tatay na may dalawang anak. Yung pinakabunso niya ay lumapit sa kanya. Sinabi niya doon sa tatay niya na kukunin niya na yung share niya doon sa mana niya. Pero syempre, yung tatay niya napakabait, napagmahal sa kanyang mga anak. No? Ginawa niya, binigay niya. Binigay niya yung share ng anak niya. Okay. So, after na ibigay, umalis. Kasi akala niya, kaya niya na eh. So, nilustay niya yung pera kung saan-saan. Nag-inom, nag-bar, ng babae. So, nagsugal. So, ginastos niya lahat ng binigay sa kanya. Up until naubos. Mata. Nang wala na rin siyang makain. Oh no! Diba? So ginawa niya, nag-up siya ng trabaho, and yung nahanap yung trabaho, yung magpapakain ka ng baboy. Diba? Sa club, diba? Parang ang yaman-yaman mo dati, siningi mo yung amana mo, tapos to the point, na magpapakain ka lang ng baboy. Diba? Nanilustay mo yung pera mo eh. So, habang nagpapakain siya ng baboy, meron siyang naisip. Naisip niya, yung mga kasambahay namin sa bahay, o yung mga kasambahay namin na sinisweldoan ng tatay ko, nakakakain ng maayos. Sabi niya, parang mas maganda yata humingi na lang ako ng patawad sa tatay ko at bumalik ako sa bahay namin at sasabihin ko na lang na gawin na lang niya ako halila. Tanda-tanda niya yun at minimemorya niya yung linya niya na ay nagkamali ako at gawin mo lang ako trabahante, wala po reklamo, basta makakain lang ako ng tama, okay na po. Diba? Papunta siya doon sa bahay, umuwi siya. Hindi niya alam na yung tatay niya nakita siya. Ang ginawa ng tatay niya, madali.
in his voice. He said, son, do you know I still love you? He caught me by surprise when God ran. Imagine niya, yung tatay niya, instead na magalit, diba, tumakbo papunta sa kanya. Nagdali-dali siyang tumakbo para salubungin yung anak niya. And then, nagkaharap na sila, pre, hindi mo maalis na hindi siya maiyak dahil sa mga pinagagawa niya. Pero, anong ginawa ng tatay niya? Yakap siya, sinabi sa mukha niya, nagbalik ka. Hindi mo ba alam na mahal kita? Hindi niya na nasabi ang gusto niya sabihin. Kasi, yun ang binumang bibig ng kanyang tatay sa kanya. Diba? Kaya mo ba yun kung ikaw tatay? Diba? So, ang isa pang kinagulat niya, siyempre nakita ng tatay, gulagulanit na yung damit. Sabi niya, sa mga kasambahay nila, kumuha kayo ng magarang damit at ibigay niyo sa anak mo. At katayin niyo ang pinapataba natin baka dahil nagbalik na ang aking anak. Diba? Nagbuni sila kasi dumating na yung anak niya. Diba? Pero siyempre, may killjoy. Diba? Pa-party-party. Siyempre, yung isang kapatid niya, dumating. Teka, bakit may party? So, tinanong niya yung isa nilang kasambahay. Ano nangyari? Sabi nung kasambahay, yung kapatid niyo po, bumalik. At pinakatay, yung tatay niyo, yung pinapataba natin baka. Kaya, nagpa-party si papa mo. So, syempre, na-hurt si brother. Tagal-tagal ko ng silbi sa inyo, pero never kayo nagpa-party pa. Pero ang sabi ng tatay, dapat maging masaya tayo. Dahil ang kapatid mo, hindi nating namatay. Kayo hindi namatay. Diba? Ang galing ano? Nakaka-touch yung kwento ng tatay. Nakakabilib. Pero, alam, umibilib na yun. Magkakitaan tayo. So, yun nga, based dun sa story na yun, dyan mo makikita yung overwhelming love ng father dun sa kanyang bosong anak. Na, kung tutusin, you know, napaka-rebelde na, di ba? Parang kung isipin mo, napaka-sama eh, di ba? Pero, through the eyes of his father, parang okay lang. Diba? Tinanggap niya pa din yung anak niya. To the point na kahit kinuha na yung mana, nilusta yung pera, tapos bumalik sa kanya para humingi ng tawad sa nangyari, tinanggap niya yun. Diba? Tinanggap niya yung anak niya ng buong buo. Niyakap niya. Sinabi niyang mahal na mahal niya yung anak niya. Diba? Binigyan niya pa ng damit. Binigyan niya pa ng singsing, if I remember niya. Nag-celebrate pa, di ba? Ganun yung pagmamahal ng tatay na yun sa kanyang anak. And, kung isipin din natin, ganun din ang pagmamahal sa atin ni God. Na, kung isipin din natin, napakasama natin, dami nating kasalanan, di ba? Pero still, kung magre-repent lang tayo, kung magbabalik loob lang tayo sa kanya, He will still accept us. Sabi nga, no? There's no sin that is too big for God to forgive. Di ba? Ganun tayo kamahal ni Papa God. Let's give our life to Him.
and let Him turn our lives into something beautiful. Okay? Pero, bago tayo matapos, meron isa pa kasing side yung story na yan. Kasi, ano tayo eh, nag-stick tayo masyado dun sa bunso. Pero, di ba, if we're going to think about it, di ba, nagalit din yung panganay. Di ba? The panganay, or the eldest son, or the kuya, in that story, may alintulad natin sa mga tao hindi na kailanam ng repentance. Or, people who are righteous. Diba? Yung mga alam nating nasa simbahan na, yung mga alam nating tumanggap na sa kanila. They think na gumagawa na sila ng tama, pero bakit ako hindi ka magbuni sa akin? Diba? Yun eh. Yun yung isang side ng story. Pero, if you're going to think about it, babalik naman tayo sa isang kwento, no? Yung parable of the lost sheep, di ba? Sabi doon, may isang shepherd nga daw na nawawala ng isang sheep. So, meron siyang 100 sheep and then nawawala yung isa. So, ginawa niya, inahanap niya yung nag-iisa na nawawala. And nung nakita niya, pinasan niya yun sa balikat niya, and then umuwi siya, they celebrated also. It shows, diba, parang sinasabi doon na heaven is celebrating for one sinner repenting. Diba? Kesa doon sa 99 na tao na they don't need repentance at all. Diba? So, think about it. Sino ka dun sa dalawa? Are you the kuya or are you the younger brother? Okay. So, again, napahaba na naman tayo ngayong araw na ito. Pero, dumidilim na. I think sa camera hindi naman nakikita. Pero anyway, dumidilim na. And again, I would like to say thank you sa ating I would like to say thank you to my family, my wife, again, and to my friends and my team group for all the support, and to all of my subscribers. Maraming salamat. And I will still continue doing this. I'll still continue inspiring other people. Okay? I'll still continue encouraging you. Okay? So again, paalam muna and see you on the next Good Vibes. And God bless to you. Stay classy. And bye.